Hi guys, magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SIU. Andito na naman nga po ako para magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings about sa TVJ sa Itbulaga at sa loob at labas ng showbiz. And para nga po sa araw na ito or sa gabing ito, ang ating pag-uusapan ay pumapatungkol po rito sa nasagap na balita ni Ogie Diaz mula sa kanyang source. So parang halos lahat naman po ito ng balita ni Ogie, parang 98% or 90% is true. So, asahan na ba natin na it's showtime na ang papalit sa tahanang pinakamasaya? Pero bago po natin yung simulan, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa akin channel, maaari po ninyo pindutin ang subscribe button and notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod nating mga balita. At sa mga subscribers naman na po natin, narito ang ilan sa napili ko pong i-shoutout tonight. Shoutout and magandang gabi sa inyo, Sir Red Titan 5. Ayan, ganun din po kay Sir Sonny Ferrarin, magandang gabi. Sir Michael Ed Rosqueta, Sir Raymond Dadilo, and Sir Jim Sadora. Thank you po sa pagtutok sa aking updates at pagkokomento. Samantala, ngayon nga pong gabi, trending po ang hashtag Maine Mendoza. Trending in Philippines. Trending din po in Philippines ang hashtag Galicia Travicals and hashtag Itbulaga TV5. Ayan ha, may TV5 na po. Baka may mag-assume na naman na dyan na kabila na sila ang tunay na AB. Charis, bawal na yun. Meron na pong order sa korte. Anyway, ayun na nga po mga kadawikads, no, lagi pong trending ang hashtag LegitDawikads. Ibig sabihin, lagi pong pinag-uusapan, relevant at marami pong nakabang sa Itbulaga. Sadly, meron pa din pong ilayna ng mga Out of Nations na nananatili pong nagpapatrend ang hashtag Boycott Itbulaga 1099 o 1099 days na nilang binoboycott ang Itbulaga. Kahit po nung nasa Jimmy 7 pa po. Ilang taon na po yan. Pero yan naman po ay paulit-ulit lang na post. So yung 11,000 post na yan, hindi po 11,000 people yan. Baka po mga 20 people na masisipang po mag-tweet, mga kadaway guys. So, naalala ko tuloy yung post ni Prok Noy na parang nagiging kasapi na rin ng mga Aldaba Nations na kung saan ay dahil nga may pa-trending po na boycott, tuwang-tuwa naman po siya. Samintala, ngayon naman pag-usapan po natin ang mainit at chika patungkol po sa It's Showtime. Ilang araw na po itong pinag-uusapan na kaya show ito ang papalit sa tahanang pinakamasaya. Grabe din, ano? From ABS to TV5 to GTV now sa Jimmy 7. And kung totoo, kinagat naman ang management nila. Kahit ito ay noontime show ng ABS-CBN. Pwede naman sa All TV na lang, di ba? Anyway, sabi dito ng Abante TNT, ayan, meron daw po nasagap si Ogie Diaz na it's showtime, ililipat sa GMA. Ibinahagi ni Ogie Diaz ang kanya umanong nasagap tungkol sa papalit sa tahanang pinakamasaya na natsugi kamakailan sa GMA 7. So ayon dito sa kanilang article, mga cadaver cards, ibinahagi ni Ogie Diaz ang kanya umanong nasagap tungkol sa papalit sa tahanang pinakamasaya na natsugi kamakailan sa GMA 7. So, ito daw po ang sabi, may nakarating din sa akin na from GTV, ililipat naman sa GMA yung It's Showtime. Makikipag-head-on nga sa Itbulaga. Chika ng talent manager sa kanyang showbiz update vlog. Pero ang balita ring nakarating sa akin, naghihintay lang naman daw ang It's Showtime kung saan sila ililipat. So meaning hindi ura-urada ang paglipat. Although nandiyan na ang showtime, buo na yung showtime, may production na yung showtime, may host na yung showtime, lilipat na lang talaga. May kontrata din sa GMA, to be honest, wala na pong magiging problema kung tutuusin. Kasi all set naman na ang showtime, pati contract check. Pero ganun pa man, hindi nila ura-uradahin ang paglipat.
And base po dito sa explanation, kasi obviously kapag nilipat sila sa GMA, ano yung programang ipapalit sa GTV, dagdag pa niya. Yun lang ang ano doon siguro nga. Kailangan maganap po na ng kapalit ng Showtime sa GTV. Bakit hindi na lang din yung movie hits nila, di ba? Yan ang abangan natin dahil iyan ay wala pang kumpirmasyon, patuloy pa niya. So, chicken niya lang. Kumbaga ay dinig-dinig niya lang, mga chismis dyan sa tabi-tabi, pwede rin meron siyang source pero wala pang kumpirmasyon mismo sa GMA at sa Showtime. Although nagpaparinig na itong si Vice Ganda. Always naman basta nagsalita na yan si Vice, basta meron na yung mga cryptic message, nako for sure, may pinanggagalingan na. So, meaning mukhang totoo ang chismis na ito ni Ogie, na kung saan from GTV nga po, lilipat sa GMA. Main channel. Ang problema kaya yung mga solid kapamilya fans. Yes, meron namang gusto rin lumipat ang Showtime sa GMA, pero for sure meron din po na ayaw at tutol at inaasahan na meron pong boboycott pa din na dito. Samantala, dumako naman tayo sa pagbabasa ng comments mula kay Angelica Shiva Jacob. Magandarang gabi sa iyo. Good evening, Miss Gandara SRU. Uulitin ko, paiiyakin tayo, Miss Gandara. So, mukhang teaser pa lang. Ito kinabossing, mukhang talagang iyakan. Yun yung sense ko po dyan. Palagay ko, yung kinamay Mendoza and Tito Sen, mukhang good vibes na merong konting kurot. Kasi mukhang mas madrama itong si Jose Manalo doon sa ano, sa kanilang palabas. Pero ang gaganda ng title, ano? Pag title yung pagbabasihan mo, ang ganda ng Zelda ng kahapon. Parang gusto ko siya na para mas excited akong panoorin. Ito namang kinabossing, since nakita nga po natin sa yung mga behind the scene, mukhang actingan talaga ito. Kaabang-abang din. Kung yung content naman, yung pagbabasihan natin. Itong kinaano naman, doon naman ako na-hook, yung kina Main Mendoza, doon ako na-hook sa poster nila. Iba-iba, no? Na-hook ako doon kina Tito Sen sa kanilang poster, sa kina Bossing naman ay sa content, and then kina Boss Joey sa title naman ako na-hook. Anyway, sabi pa dito, pwede ba tape? Tigilan na ninyo sina Tito, Vic, and Joey. Dahil sa totoo lang, halos hos, hindi kayo may-ari ng trademark ng Itbulaga. Well, actually, patungkol dito, wala pa tayong update, no? Kung may balak pa ba ang halos hos na ilaka dito sa Supreme Court. Ako, nag-aabang po ako eh. Kung, kasi, sabi, ano na daw eh. Binasura ng Court of Appeals ang apila ng tape. Tapos naganda, leche-leche nga po ang kanilang programa. So, balak pa ba nilang ituloy ang kaso na yan? Ipaglaban hanggang Supreme Court. Ibigay na lamang ito sa TVJ and mag-move on. No, hindi ibigay kasi sa TVJ talaga yan. Huwag nang ilaban, huwag nang habulin. Or should I say, huwag nang ipagpilitan pa. Sabi pa dito, ang sumira sa tape ink ay ang mga host na di marunong mag-host. God bless your family. Nalala ko yung sinabi ng isang director na napipitsugin, walang katalent-talent. God bless your family and relatives. Shout out again Angelica Shiva Molina Jacob. Ayan, shout out po sa inyo, Miss Angelica. Mula naman sa komento ng isa pa nating subscriber na si G, wala siyang username. Kahit na sila ang producer, paano kung hindi mag-click sa viewers ang mga artist ng programa? Eh, di wala din. Fortunately, TVJ were welcomed by the masses, so the sponsors are willing to add their products sa TVJ Itbulaga. Opinion only. Siyempre, artista naman po ang hinahangaan talaga ng mga tao eh. Kaya nga po may mga endorser, may kinukuhang endorser. Try nyo pong pag-endorse yung hindi po kilalang tao. Tingin nyo, pagkakatiwalaan. Siyempre, hindi. Kaya naman, sa tape at sa TVJ, siyempre, ang pipilian advertisers ay yung TVJ na marami pong fans.
at pinagkakatiwalaan ng mga tao, unlike po sa tapes. So, kahit po ang kininila ang titulong Itbulaga, kahit i-claim nila na silang Itbulaga, hindi magbabago na ang sponsors ay sa TVJ po pupunta. So, yun lang po muna guys ang ating update. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.